Good morning, everyone. Welcome to Nubie Rides. Sobrang importante ng lakad natin today. So, sama ko kayo, magpapalit tayo ng gulong. Sa mga kapwa riders natin, I'm sure alam nyo kung gaano kadelikado itong bisyo natin, itong pagmumotor. And napaka vulnerable natin every time nasa kalsada tayo on two wheels. So real talk yun. And imagine, ang only contact natin or point of contact between us and the bike and yung kalsada is yung gulong lang talaga. So parang at the mercy tayo kung kaano kaganda yung gulong natin. Kaya yun yung nagpa-decide sa akin na mag-upgrade tayo sa higher quality tires. Kumbaga, ipapalit natin ngayon is one of the best available in the market. Pero syempre, if you're talking about high quality tires, you know, one of the best in the market, medyo mahal talaga. Oo. But for me, it's an investment eh. And considering naman yung mapoprovide nun, nung gulong na yon, nung high quality tire, which is yung better safety, para sa akin, priceless yun. Sa mga naka two wheels kasi, it's more than a hobby na eh, it's a lifestyle. And for me, anytime na meron tayong chance to make it more safe, ako i-grab ko yun. So whether it be an accessory or a motorcycle part o kaya riding gear, kahit sabihin niyang it's gonna make riding kahit 1% more safer lang, ako I'll take it. Pero yung stock tires naman ng Z9 natin, it's not bad naman eh. Di lang din sobrang okay. I mean, di ba, recently nag-track day pa nga tayo. So first time natin nag-track. So by the way guys, kung ninyo pa napapanood yun, you can check it out sa channel natin. Sobrang saya ko doon sa video na yun. Pero going back, doon sa stock tires ng Z9, yung Dunlop. Pag dry, wala naman ang masabi, okay naman sa akin. Pero siguro may mga ilang times na siguro pag umuulan or lalo na dyan sa mga painted white lines, nako, sobrang dulas talaga nung stock tires namin dyan. E lalo na pag umuulan, pag basa, talagang kailangan avoid mo yan at all cost. And yung ipapalit nating gulong, based on the reviews, talagang one of the best, if not the best, pagdating sa dry and wet conditions. Yung kasi yung gusto ko, di ba? Kahit tabuda ka, rain or shine, gusto ko nandun yung added confidence na alam kong hindi ako papabayaan ng gulong ko. Meron kasi mga gulong na pagdating sa ano, sa dry, sobrang okay, di ba? Sobrang makapit, pwede mo pang track. Pero pagdating sa wet, hindi na same performance. So yun yung consideration ko kung ba't napili ko itong gulong na to. Ang dami kong pa-suspense eh, no? Kaya pa sabihin ko ano eh. Waste gaming muna tayo pagdating dito. Hindi ko nakabisado eh. Ito yung dulo ng daang hari kasi pupunta tayong tire guy sa Dasmariñas, Cavite. Ito. Hindi na tayo papakabit ng gulong. Actually, nabili ko na yung gulong. Kasama ko wife ko. Nakasasakyan siya. Nandun yung ano. Nandun yung ipapalit natin. Medyo malapit na naman. 9 kilometers lang. Para medyo may konting traffic lang. Pero going back, kaya ako dinayo itong tire guys. Kahit medyo malayo sa amin, marami kong nakikita ang ano, mga good reviews. Nabenta na rin pala natin yung GoPro Hero 9 natin. And ito, first time nating nagamit.
si Hero 11. So let me know guys kung may improvement sa ano, sa video quality. Tingin ko kung meron man siguro minimal lang, kasi hindi naman tayo nag 4K eh. Sa Hero 9 1080p lang tayo lagi doon. Nalakas kasi sa battery eh. Pero dito sa Hero 11 naka 2.7K tayo. Testing lang natin. Right, so mukhang malapit na tayo sa tire guys. 3 kilometers away na lang. Hindi ko pa pala nasasabi kung ano yung papalit kong gulong, no? Dami kong pasuspense eh. Ang ipapalit natin na gulong kay Z9 is Michelin Road 6. So may mga kakilala naman ako na naka Road 6 na ngayon. Ang dami ko rin online reviews na binasa. And same lang naman yung mga nakukuha kong feedback in both personal testimonial tsaka sa doon nga sa online reviews, na talagang ano to, one of the best motorcycle tires ngayon to, itong Road 6. So balikan ko kayo pag nasa tire guys sa tayo. Alright, we are here, tire guys. Morning. Papa, ano? Papa install ng gulong. Bigyan ko kayo sir ng price ko ng labor. Go, yes, sure. Salamat. So tapos na tayo sa tire guys. Ang galing nila magkabit ha. Kitang kita mong kabisado nila yun, no? At least yung Z9. So break in muna tayo dito kay Road 6. Around siguro 150 to 200 kilometers. Ang sabi naman wag lang bigla bigla yung acceleration and yung braking. So I'm not sure kung mararamdaman na natin yung difference kagad today, kasi nga naka break in pa. So alalayan lang muna natin. Pero hindi ko pala kay Targets kinuha yung Road 6 natin ah. Nakuha ko siya from Drafty Motors. Sa kanila kasi yung best price na nakita ko. Siyempre, pag mga ganitong purchase, kailangan matyaga ka mag-canvas kung ano yung best price. Yung stock tires ko pala ng Z9 Dunlop, fresh na fresh yun guys. Nasa 3,700 pala ang tinakbo. Ipopost ko siya sa Facebook. Pero kung merong interesado sa inyo, comment down below lang din. And never nabutasan yon. So walang patch yon, walang vulcanize yon. Kaya pala traffic, may nagbanggaan dito. Ang maganda pala dun kay tire guys, aside from the installation or yung mounting ng bagong tires, meron din silang wheel balancing na machine. So napaka-importante noon. So yeah, hopefully matry natin ano mamaya sa highway. Kaya just to make sure na walang wiggle. Sobrang dumi na itong motor natin. Ilang buwan na itong walang hugas. Kasi yung ano, yung bike wash na pinupunta natin lagi sa sukat, sarado na eh. Pero recently bumili tayo ng ano, ng pang car wash yung mga gamit sa Lazada. So yeah, gawin natin content yun. Hugas tayo ng motor for the first time. Parang nakakatempt ng ano ah, iwas-was tong si Z9 ah. Pero hindi pa pwede kasi ano eh, since bago yung gulong, meron pang coating yun eh, na yun yung madulas. Ito pa yung mga bagong gulong, medyo shiny. Yun eh.
Pero siguro once mabreakin na natin to, gawa natin ng official review si Road 6. Parang nagbabadya na yung panahon ah. Medyo maambo na. So kung mabag isa part na to, maraming salamat for watching the video. Sobrang thank you din sa support nyo sa channel. And if you're not yet subscribed, please click the subscribe button below. Like and share the video na rin. Salamat. Hanap na tayong gas. Tara, petrol muna tayo. Boss, yun na lang, 95. Alright, so medyo umuwala na ng konti. So dito na natin siguro putuloy yung video. But before that, syempre tunnel eh. Tunnel shot muna guys. Okay, end na lang ng video, mabubula ako pa eh, no? Alright. Kita-kits tayo sa next video. Ingat kayo guys lahat palagi. Always ride safe. Peace out.